What's up guys? Nandito na naman tayo to my vlog. Hindi ko pa alam kung anong name ng vlog ko. So may topic nga pa. Ang topic pala natin ngayon is mag-a-unbox tayo. Mag-a-unbox ng Small Campbell. Kita nyo, Small Campbell. Kakarating lang yan kanina. So mukhang okay naman yung packaging. Kala mo bumili ka ng cellphone. So i-unbox natin to. Then itatry natin kung okay ba siya. Kasi yung mga napanood ko sa YouTube, okay daw siya eh. Tatry natin mamaya. Let's go. Yeah. Ito, Small One Campbell. So, parang bumili ng cellphone kasi tignan mo. Ganda ng packaging. Ito yung manual. Hindi na natin kailangan basahin kasi napaka-easy lang nito. Pero kung gusto sa inyo, kung meron kang hindi naiintindihan, pwede nyo basahin yan. Ito yung card or manual niya. Tsaka yung dito nakalagay yung mga warranty. Subukan natin to. Dito nakalagay yung mga warranty. So. Oh, baka natapon na. So ito, bubuksan natin. Iba nakalagay dito. Ito. Ito yung card. Quality control pass. Pasado siya. Warranty card. Warning. Be careful in choosing liquid. Our recommendation for drink is soft drinks. Kasi guys, ito palang Campbell na to is pwede siyang lagyan ng soft drinks. Bali, dala ko yung tank niya. Tank para sa soft drinks, tank para sa juice nyo. Pero dapat, match yung juice, ng flavor ng juice nyo sa lalagay nyo na liquid like soft drinks. So, ito yung warning card. So, dapat ang gamitin natin is itong may check, may balat. Kasi pag ito, at saka ito, at saka ito, ang ginamit nyo, possible masira yung mod nyo. Diba? Lalo na sa mga full mech. Delikado pag ganito, at saka itong tatlong to, delikado. Possible kasi na sumabog yung battery, hindi yung vape, yung battery. Okay? So, pag may punit na yung cover ng battery nyo, iparerap nyo na kagad. Okay? Ayan nyo. Lagyan natin to sa tabi. Manual. Lagyan natin dito. Kilid. Pala juice ko, fruta cool, grapes. Masarap yan guys, bili kayo. Kahit saan na vape shop meron yan. Ito na yung small one. Ah, ito. Ito yung mga spare na gasket. Okay, tago nyo yan. In case magkaroon ng may maputol na gasket, may pampapalit kayo. So, ito yung Campbell. Kung titignan nyo guys, ang ganda nyo. Ang ganda. Try natin muna i-assemble. Kung magagandahan nga kayo. Okay. Ano ba ang laman ng box? Glass. Glass cube. Tube. Para sa juice. Para sa juice. Tingnan kasi may nakasalpak na doon. So ito naman, ito yung glass niya para sa soft drinks.
na ilalagay nyo. Spare din to, spare. Glass yan. Hindi siya plastic. So, babalik natin siya. Ito yung mod. Mod niya. Actually guys, yung mod niya ang ganda oh. Single bat lang to. Para siyang semi-mech. Semi-mechanical mech. Yan. Small one. Gold. Ganda. Mo, para siyang ano. Ganda. Okay. Gold. Bali, yung variation ng color nito, tatlo. Isang black, isang blue, at isang gold. Tapos, ito naman yung atomizer niya na pagkahaba-haba. Na-try ko na to kanina eh. Try natin ulit. So, ito, tatabi muna natin. Ay, may kulang. Ito pala yung extra niyang OCC. Bali guys, ito palang atomizer niya, OCC to. OCC coil NI80. So yung type ng OCC niya is ganito. Bali tatlo yung OCC, yung isa nakasalpak na dito eh, plus dalawa yung spare. Ganito yung klase, ganito. Ayan. Ikita niyo yan. Ganyan siya. NI80 0.2 ohms 3 to 60 watts. Same lang din yung isa. So, tatago na natin to. Spare natin yan. Yan, balik natin dito. Yan. So, ito na. Ito na yung atomizer. Ito yung atomizer na. Haba, di ba? Kala mo, tag dito, full mech, single bat. So, eto pala guys, yung tip. Etong tip na ito, di na siya natatanggal. Na-adjust yan, kasi may, ano yan, may air hole. Dalawa. I-close mo siya, ay paghihipak ka pala, gagamitin mo, dapat nakabukas. So, pag hindi naman, dapat naka-close para hindi mag-leak yung ilalagay muna soft drinks. Okay, di ba? So, una natin gagawin is baklasin natin to. Detread yan eh, de-roscas. Ayan. Tapos, ayan. Ito siya, ganyan, no? Yung kita nyo, may laman na yan. Kasi kanina, sinubukan ko na siya. May laman yan. So, ngayon, tatapong ko muna siya. Palitan na natin ng bago. Oh, okay na. So, wait lang guys. Kuha ang tissue. So, ito. Kailangan ko ng tissue eh, kasi natatanggal to yan. Ayan, no? Ito yung glass tube nya, lagay natin dito. Yung glass tube nya. Tapos ito syempre basa siya eh, kasi sinubukan ko na to kanina. Gagawin nyo lang is pupunasan ko muna siya kasi sa tissue. Nga pala dapat dito, gaya nga na sabi ko, dapat kung ano yung juice na nilalagay mo na i-liquid juice mo dito, dapat pagtugma dun sa soft drinks na nilalagay mo. Hindi siya basta-basta. Tapos kasi may sa Facebook, sa YouTube, may nagtry, napanood ko, sinubukan niya yung RY4, tapos coffee, soft drinks nilagay niya. Ang pangit daw ng lasa, hindi raw bagay. So ngayon, itatry natin is, ito, Fruta Cool, grapes flavor, menthol.
Try natin yan. Tapos soft drinks. Try natin kung masarap. Kasi dapat yan binabagay mo yung ano, lasa. Tapos ito pala, pag i-disassemble mo, i-coating mo lang to. Ito, i-coating mo lang yan. Liroscas din kasi siya. Ayan. So, punasan mo na natin. Ito yun, may mga gasket siya, guys. Ayan, tatlo. Isang malaki, dalawang maliit. Ayan, nalagay muna natin. Pasok muna natin siya dito. Ayan, pasok muna natin. Ayan. Tapos, ito na yung pinaka-automizer mo, yung may OCC na naman. Pinupush na lang to kasi tutulak mo na lang yan para matanggal. Tulak. Ay hindi. Mas maganda isalpak natin muna sa dito para mahila natin. Yan. Silain mo lang. Yan. Ito na siya. Yan. Lagyan natin dito. Dito. Eh, kung makikita mo, may laman na siya eh, kasi kanina sinubukan ko nga. Ang sinubok ko, nilagay ko dito kanina is Silverswort na White Lotus. Sarap yun, White Lotus. Pinasa muna natin siya. Okay, basa. So ngayon, tatanggalin ko yung laman. Papalitan natin ng fruta cola. Palitan natin ang fruta cola. Nasaan natin? Ayan. Tapos ito. Tapong na lang muna ito. Wait lang guys. Nasa ko na lang din muna para ma-sip-sip pa yung ano, yung iba. Ibang juice niya. Kasi maghahalo yung lasa nung White Lotus at saka ano eh. Puta ko. Okay. So ito. Talagyan na natin siya ng juice. Puta ko grapes. Papatak mo lang siya dito. Okay lang kahit hindi niyo muna punuin. Okay na yung ganyan lang. Dadagdagan na lang mamaya. Tapos babalik niyo to. Yan. Napansin ko lang dito guys. Ano tawag dito. Since nasa baba yung i-liquid natin, juice. Tapos, nasa taas to. Napansin ko lang na every time na maglalagay ka ng juice dito, babaklasin mo siya. Yun yung napansin ko. So, parang matrabaho masyado. Bali, na isa rin, ang nanotice ko, ang vape na to, pang bahay lang talaga. Hindi mo siya mabibit-bit sa labas kasi pag binuo mo na to, ang haba nito guys, so tignan mo ang haba. Kalam, parang ano may parang may dalang baril. Parang may dalang baril dito eh. So kabit na natin to. Ito natatanggal to guys, so diroscas lang din tong tatlo na to, tong dalawa na to. Yan, punasan muna natin. Tapos eto dito yan niyo. Diroscas din to. Ayan. Diroscas din yan. Okay, mabalik na natin. Ito yung mga tong apat na butas yun na yan. Yan yung airflow niya. So hindi ka pwedeng bumuga dito.
puro higop lang to. So ito dito yan, no? Itatapat natin dito. Ayan, nakatapat na. So itakabit na natin to. Deroscas din siya. Huwag yung shadow, higpitan, yan. Okay na. Papansin nyo, ayun, no? Gitin natin, Roscas, Roscas. Tapos ilalagay na natin itong glass tube. Papasok lang natin siya ng ganyan. Tapos may gasket dyan sa baba. Dapat yan may ipasok nyo siya ng husto. Dapat na sa loob yan. Ikot-ikotin nyo na siya guys kasi gumagala ano siya eh. Nag-iikot. Tulad nyan no, diba? Nalagay mo siya dyan. Ikot-ikotin lang ng onti para pumasok. Medyo parang hassle nga siya talaga kung iisipin mo. Dapat pumasok sa loob. Yan, ikutin nyo lang siya. Malalayan nyo lang. Kasi ito yung ano eh, gasket niya parang di mag-leak yung soft drinks na ilalagay niyo. Okay, pumasok na. Yan. Ganyan ang itsura niya. Ngayon ito. Yan. So. Yan. Ngayon, magay muna natin ng battery. Battery niya negative. Bubuksan natin siya. Kikita nyo wala siyang display eh. Merong tatlong ilaw dyan pagbukas mo. Ayan. Naririnig nyo ba yan? Yan, umiilaw siya. Light indicator ng battery. Tatlong dot. Tapos lalagay na tayo na soft drinks. Coke. Tignan natin kung anong lasa niya mamaya. Nagawa ko dito sa takip na lang kasi baka may sumobra. Kasi pag masyadong maraming lagay mo, ay hindi ko nga pala natulog, nakalimutan ko. May makikita kayong max. Hanggang dito lang yung limit niya. Hanggang dyan lang. Hindi na pwede hanggang dito. Kasi may higop mo na yung juice eh. Ay yung soft drinks. Lalagay na natin. Okay na muna itong onte. Dadagdagan na lang mamaya. Tapos, ito yung cover niya. Deroscas din to. Ikutin nyo lang din. Make it sure na masikip. Yan. So, ganito na siya kahaba guys. Okay. Ngayon, tatry na natin siya. Ano kaya ang lasa? Protocol na grapes. Tapos Coke. Try natin. Bawal bumuga kasi puro higop lang to. Okay, papakita ko sa inyo kung ano nangyayari dun sa loob ng glass. Humipak ka, ganito ang nangyayari. Pwede kang humipak dito eh, papakita ko lang naman. Kita nyo? Ganun yung nangyayari sa loob. Pag humipak ka, magpuproduce ng vapor yung sa baba o CC. Dadaan dito. Tapos, yung vapor na humipak mo,
galing sa OCC, magsi-circulate dito eh. Tapos hahalo doon sa soft drinks. Tapos lalabas na dito. Tingin parang ganito din mo. Kita nyo? Babalik na natin to. Try na natin. Dapat bukas yung airflow dito sa tip. Parang okay. Parang okay yung lasa niya. Para sa mga vapors nga pala dyan na naghahanap ng malakas yung uso, hindi pwede sa inyo to. Dapat sa inyo ganito. Aegis X. Tapos Springer X. RT. Ito yung juice ko. Puta cool. Sarap to. Mentol. Try natin to. Parang masarap yung lasa niya eh. Coke tapos fruta cool na grapes, menthol. Nalalasahan ko yung fruta cool. At the same time yung Coke. Diba? Parang masarap. Sabi kakaiba. Naghalo yung ano yung grapes at saka Coke, yung lasa ng Coke. Pero okay naman. Kung gusto nyo yung juice nyo, Coke din. Meron naman nabibiling juice na cola. Menthol din yun. Tapos ang soft drinks lagyan nyo dito, Coke din, para ma-enhance yung lasa ng cola. Pero sa susunod, try ko yung ano, yung Yakult na juice, Yakult ng Planet Vape, yung Cholos blend, Yakult. Masarap yung Cholos blend ng Planet Vape na Yakult. Tapos ang juice mo lalagay mo dito, Yakult din. So, siguro may enhance niya yung lasa. Okay naman yung lasa. Siguro kung lalakasan mo yung paghipak mo, kasi yung iba, di ba, nasanay ako dito. Malakas yung hipak. Pag nilakasan mo yung hipak mo dito, napansin ko, pati yung juice, yung soft drinks, mahihigop mo. Para ka nang umiinom ng soft drinks at saka iniinom mo na rin yung ano, yung i-juice nyo. Try natin ulit. Oh, masarap yung ano yung fruta cool at saka Coke. Ayos. Napansin ko dito, kung mag-load kayo ng juice, ng e-juice nyo, pwede nyo namang tanggalin na lang, hugutin nyo to. Hindi nyo na babaklasin dito sa taas. Tingnan nyo guys. Ayun o. O diba? Pwede naman, diba? Ayan. Napansin ko, dadagdagan ko muna siya. Kunti na lang. Parang ang lakas niya sa juice. Yung OCC nito to si 0.2 ohms tapos 30 to 60 watts. Damihan ko na. So, babalik natin to. Okay.
lang, parang hassle lang kasi siya kasi kada maglalagay ka, magre-reload ka, magbabaklas ka nito. Yung hassle na napansin ko sa kanya sa Campbell na to. Lasa niya. Naghalo yung coke tapo yung grapes menthol. Hindi kasi pwedeng damihan yung coke kasi pag dinamihan nyo maihigop nyo na pati yung soft drinks. Ayan guys, sa mga nagbabalak dyan, bumili ng ganito, okay siya guys. As long as na susundin nyo yung guidelines. Yung max, may limiter siya dito, label ng soft drinks, tapos juice sa baba. Okay. Nga lang napansin dito talaga parang alam mo, tingnan mo. Para ang mamamaril yun. Pero yung quality yung naghalo, naghalong grapes tsaka cola, mukhang maganda naman. Di mo nga lang ito mabibitbit sa labas. Pag nilagay mo to sa bulsa mo, ang laking umbok na ito. So, ayan guys. Small one, Campbell. HSX. Thanks for watching to my vlog sa pag-review ng Campbell. Kita-kita tayo ulit sa next video ko.